Hello guys, so good day sa ating lahat. Meron naman tayong tutorial na gagawin ngayong araw gamit yung ating MST-100 Pro X kung paano mag retrieve ng code ng Honda click, ito ay click 150, and in case na makalimutan ninyo or ng customer yung kanyang tinatawag na emergency code or yung code ng kanyang remote or nawala ng remote, siyempre lalagyan ng bagong remote, bibilan, and then ipapasok dito yung bagong code. Ang problema, nakalimutan ng code. So meron tayong dalawang tools dito na ipapakita. Titingnan natin yung difference ng dalawa. Ito old na tools ko, pero may latest na nito na kompleto na siya sa function, pero magagamit pa rin natin siya sa pagre-read ng code. Okay, so tingnan natin yung mangyayari sa dalawa, kung alin ba yung mas maganda, or siyempre mas maganda talaga ito, papakita ko sa inyo. Kumbaga, alin yung nababasa nito, alin yung nababasa nito. So kailangan natin dyan mga tools ay power supply 12 volts, then yung kanyang mga adapter na gagamitin natin sa pag-read. Okay, so doon tayo sa next step. Hello guys, so balik tayo doon sa next step natin. Ito, pinutol ko na to. Ayan. May mga paraan kasi ng para makuha natin yung board nito or yung pinout. So, yung mga pinout na to, bibigay namin sa inyo sa mga naka-avail sa amin ng MST. Ayan, bibigyan namin yung pinout niyan kung paano ba ang tusok niyan. May mga paraan na dito binubutas. Ayan. Papakita ko rin sa inyo paano binutas. Mayroon naman kaming ginagawa na pinuputol namin dito. Pero ito, may babalik pa rin natin sa dati. Hihinangan lang uli natin para maidugtong. Then lalagyan uli natin ng sealant kasi hindi ito natutuklap or nasisikwat kasi sobrang tigas niyan. So ito, pinutol ko na para hindi na rin magtagal. At ayan, maatakin ko na lang. Pakita ko muna sa inyo. Ayan, so ganyan ko siya pinutol. Ayan, sa tulong na rin ni Marky Costi. Ayan. So yung kukunin natin ito kasi yung pinaka pinout ng kanyang EEPROM. So dito na side yun. Ayan. Makikita nyo may mga tama na kasi ito, na-testing ko na rin ito gamit naman na yung tools na yun, no? Yun. So binutas ko lang siya dito, yan dalawa. Then tinarget ko yung dalawang hinang na yan or yung pinout na yan. Pero sa MST na yan, meron tayong gagamiting apat na wire. Ayan. Same din sa una kong vlog sa Yamaha. Ang gagamitin nating kulay ay blue, yellow, red, black. Yun lang, apat lang kailangan natin, hindi katulad sa unang sa Yamaha, lima. So dito meron tayong apat. So apat din pala sa Yamaha, ang hindi lang ginamit din yung itim. Okay. So mamaya papakita ko sa inyo paano siya itutusok. Pero bago natin gamitin yung MST, i-read muna natin gamit ito. Okay. So tandaan nyo guys ha, meron siyang anim na slot like sa Yamaha. Na pag pinasok nyo yung bagong code dito ng remote, na hindi nyo ni-read yung original code, mawawala na po yung original niya na code. Ang gagana na yung bagong code. Then ito, original yung nakakabit sa motor. Pag binalik nyo ulit sa motor to, hindi na po gagana kasi pinalitan nyo na yung original code na nakamatch doon or nakasynchronize doon sa original or sa ECM nya. Okay? So, kailangan natin noon para maipasok, kung napasokan natin ng bagong remote or bagong code na hindi natin nireed yung original code, gagamit tayo ng programmer like sa isa kong vlog. Yan, kaka-upload ko lang din yon kung paano mag-unlock naman ng other receiver or other code na ipapasok sa lumang ECU. Okay? So, doon muna tayo sa pag-re-read nito gamit yung ito. So, ito naman, pag ginagamit yung tools na yun, meron din siyang sariling motobox and then meron siyang adapter. Then, dalawang pin. Dalawang pin lang kailangan natin kasi ito, sinasaksak dito. Hindi katulad sa MST, lahat ng wire ay dito isasaksak. Siguro, sa mga sunod na mga panahon, pag may nakatuklas din siguro nito, or update, baka dito na rin sa idaan or two wire na lang nagagamitin. Okay? So, dun muna tayo sa pagre-read na gamit yung tools na yan. Okay, so ito, naikabit ko na sa power supply ko. 12 volts din yan. Pwede rin battery. So, yan yung nakalagay sa menu.
Ito yung ginagamit ko pag nag-read ako ng smart key or nag-program ako ng odometer. So, yun yung adapter, nakakabit na. Then, nakatusok ako dun sa dalawang pin lang. Okay, so, yan ang kagandaan nito. Dalawang pin lang yung natutusok, ay tinutusok. Ayan. So, ngayon, i-read natin siya. Ngayon, babasahin natin yung kanyang code gamit itong tools na to. Okay, so, doon tayo sa next step. Yun, start na ng kanyang pag-read. So, ganyan ang message niya. Habang nire-read. ECU reading. So, hanggang 100% yan. So, yan yung estimate niyang minutes ay 3. Ayan. Okay. So, hanggang mag 100%, tingnan natin, wag na wag niyong gagalawin niya, wag niyong bubunutin yan, pwedeng mag-lost yung kanyang data kapag binunot natin yung pin na yan. Okay? So, 19% pa lang naman, then hintayin natin mag 100%. Okay? Okay, so 47% na. Medyo nakakangawit lang. Kapag ginagamit yun yung karayom, pwede naman kayong gumamit ng mga, alam nyo, may mga patungan, pwede rin nyo pa hindi kayo mangawit, or yung iba hinihinang. Pero guys, sa paghihinang, ingat lang din, kasi baka mamaya mahinang nyo yung ibang parts dyan at magkaroon ng problema yung ating receiver. Makorap natin yung kanyang EEPROM or yung tinatag na memory. Yan, 60% na. So mamaya tingnan natin kung ano naman ang magagawa ng ating MSD gamit yung wear na yun. Then, video lang ito ng pag-retrieve ng code. So, siguro, sa ibang mga video ko, abangan nyo yung paano naman magpasok or pag na-retrieve natin yung code, paano naman ipasok yung code doon mismo sa motor. Ayan. Yun, so, konti na lang. 96, 97, 98, 99, 100. Okay? So, ayan yung code niya na original na nabasa natin. 1081999 tatlong 975. Ngayon, pag nagpasok kayo ng bagong code dyan, dyan pupunta yun sa slot. Ayun, nakalagay pala dito, apat lang, oh. Kala ko anim. Apat lang pala pag Honda. Okay? So, pag may pinasok kayong bagong code dyan, sigurado yan, mawawala ni original niya na yan. So, yung gagamitin natin, yung bagong code nyo na pinasok. So, tatlong slot na lang natitira. Okay, so, doon naman tayo sa, bitawan na natin, doon naman tayo sa paggamit yung ating MSD. Tingnan natin kung anong maririd natin, kung anong magbabago kapag MSD naman ang ginagamit natin. Okay? So, doon naman tayo sa MSD na yon. Okay? So, ito naman yung ating MSD. Papasok lang tayo dyan sa K-programming na yan. K-Pro. Then, nakatusok na yung ating pin. Apat na pin yan. Okay. About sa pin-up na yan, bibigyan natin sa inyo sa mga customer ko. Then, pasok tayo dun sa... Okay. So, nakapasok na tayo sa K-Pro. So, yan yung laman ng ating K-Pro. Ang kanyang mga nare-read na receiver ay Yamaha, Suzuki, Honda, Vespa, Piaggio. So, papasok tayo sa Honda siyempre. Yung yellow na yan, papalakarin natin dun sa Honda. Okay, so pagpasok natin sa Honda. Okay, so tinanggal ko muna yung pin. Tapakita ko muna sa inyo yung laman. Ulit para klaro. Ayan. So, pagpasok natin sa K-Pro, okay lang yan. Then, pasok tayo sa Honda. Ayan. Then, meron tayong pagpipilian dyan na 13 na model. Okay. So, nakalagay dyan, 33 pin, mga ganyan, lead or blade, click. Ayan. So, try natin pumasok sa click or barrio. Ayan, kung saan siya ubra dyan. Pag hindi umubra sa click, sa barrio tayo. Ito. May barrio din sa baba. Okay? So, try natin pasukan itong click barrio K59. Ayan, so, tingnan natin magiging result pag yan ang ginamit natin doon sa ating receiver ng Honda Click 150. Ito version 2 na receiver. Okay? So, doon muna tayo. Babalik ko ulit yung pinout muna doon. Okay, naka-pin uli ako. So, papasok natin dyan sa click barrio 59. Ayan. So, pagpasok natin dyan, nakalagay dyan read ECM ID code or erase. So, wag natin i-erase muna. Kasi ang kailangan natin ma-read. Okay? So, i-click lang natin yung read na yan. Okay, so, ito, pag-read ko dito,
ang lumabas dito ay 00. So possible hindi obra yung ating model na nilagay, or possible loss yung pin. So try lang natin uli. Yan, pakita ko sa inyo yung mangyari pag walang laman, or tama, or pag kami mali. Ganyan siya. Dito naman sa vario, yung vario lang na selection. So nakalagay dyan, erase, full read, replus, read. So gagawin natin dyan ay full read lagi ang gagamitin natin. So full read muna natin yan. Ito na full read, yan yung lalabas. ECU data will be lost if power supply or solder points unstable. Kaya dapat maganda rin yung ating power supply, hindi maglulose, or yung mga pin natin hindi maglulose. Okay? So click na natin yung okay. Guys, dito nagre-read na. Siguro send din ito doon sa ating isa na yon na 3 minutes din siya. Kasi ito guys, first time ko lang din ginawa ito. Hindi ko pa ito natatry. So tingnan natin kung ano yung mangyari kapag na full read natin yan or natapos yan. So hanggang 100% din uli yan. Okay. Kaya maganda talaga meron kayong nakatuko dito or may hawakan. Or kung komportable kayo sa hinang, okay lang eh, para hindi kayo mangawit. Ayan. So yung kable natin, ito pa rin, same pa rin sa ginamit natin sa nakaraang vlog, yung pang Yamaha. Ayan. So hintayin natin siya mag 100%. Mga mekanikong magkakaibigan, nabuo sa panahong hindi inaasahan. Maraming pagsubok na pinagdaanan, hanggang ngayon solid pa rin ang samahan. Itong team solid ang dahilan sa likod ng pagtuturo ni Aaron Mekaniko. Mga idea ang pinagsama-sama para ipamahagi sa mga mekaniko. Umiikot sa Pilipinas para maturo ng mga idea. Subok ang idea na tinuturo, abangan lagi ang mga itinuturo. Subok ang idea na tinuturo, abangan lagi ang mga itinuturo. Magkakalayo man kami sa mga lugar sa Pilipinas, pero ang team solid na nanatili magkasama. Asahan na lalo pa nilang pag-iigihan, pagtuturo ng team solid dagdag sa kaalaman. Tiwala lang, never stop learning lamang ang may alam. Invest time, invest knowledge, makakamit mo ang mga gawang perpekto. At ang mga customer mo ay masisiyahan, garantisado. Natuturo ng tapat at totoo, Team Solid, nagbibigay idea na walang kapalit. Team Solid, magkakaibang tao pero nagsama-sama sa Team Solid, mga mekanikong nagtutulungan sa pag-angat. Team Solid, nagtuturo ng tapat. Mekanikong nagtutulungan sa pag-angat. Team Solid, nagtuturo ng tapat at totoo. Team Solid, nagbibigay idea na walang. Okay guys, so natapos natin mag-read. So ang lumabas dyan sa kanyang KID, ayun. Okay, so tatanggalin natin to, ha. Ayan. So ito yung lumabas sa kanyang KID. Okay, so guys, iba yung KID, iba-iba yung mga KID na lumabas sa kanya. Ayan. So, syempre,
ang gagamitin natin dyan, siguro yung nasa ECM ID, itatry natin dyan kung alin yung mag-activate doon sa motor. Ayan. Pero karamihan dyan, ang gumagana dyan, kung hindi ECM ID yung una-una na yan, or yung key number 6 yung huling pinasok sa kanya. Yung huling pinasok doon sa kanyang key ID. Ayan. Okay? So siguro sa mga sunod na tutorial ko, papakita ko sa inyo kung paano naman gamitin yan. Okay? So yan yung nangyari sa ating reading. Okay? So sana guys, may natutunan kayong araw na gamit yung ating MEC 100 Pro X sa pagre-read ng Honda Click 150 na receiver. So sa mga ibang tutorial naman, abangan lang guys. Stay tuned lang, like, share, and subscribe lang sa aking YouTube channel. Then follow sa aking page, Aaron Mekaniko. Then, bye-bye! Sir, nag-try din ako doon sa may click na model. Tingnan natin kung ano ma-read niya. So, ang tabayanan lang guys. Kung ano yung magiging result doon, kung pares ba yung ID sa na-read natin sa Vario or sa click. Okay? Mas mabilis lang siya dito mag-read. Ayan. Doon sa Vario ang bagal eh. Okay. So, guys, ito ang update. Nung nag-read ako sa click, isang ID lang yung pumasok. Ayan yung ID na na-read natin sa kanyang receiver. So, same kaya doon sa na-read natin na sa tools na yon na legit na pambasa. Diba? So, kayo na guys ang mag-try. Ayan. So, click yung ginamit ko. Itong motor ay pang Vario. Ayan. So, kung ano yung lumabas na ID yan, yan na ngayon ang input natin doon sa motor at sa kanyang remote. Okay? So, good day ulit sa ating lahat mga guys. So, abangan na lang ulit ang mga next namin na gawin na tutorial guys. Okay? So, bye-bye! Nagtuturo